Hey there, Ethical Nation. So ngayon, meron tayong magandang tanong ulit galing naman kay Noel. So ang tanong niya, "Hi Sir Carl, nahihirapan ako sa pag-invite. Okay naman yung mga naituro sa akin doon sa training ko sa dati kong business. Kaya nga lang nahihirapan akong i-apply yung mga tinuro sa akin kasi nga kulang ako sa oras. Kasi nga may work ako. Diyan ako sa mga bagay niya nahihirapan. Paano ko kaya magagawa ang business ko kahit na medyo busy ako sa work? Thanks po sa pagsagot sa katanungan ko." So this is a great question kasi nga karamihan sa mga network marketers ganito yung problema, especially yung mga part-time. So, malamang problema nila to, part-time nga sila eh. Kaya maganda itong topic na naitanong ni Noel, and maraming salamat sa question mo, Noel. Pero ito yung straight to the point answer ko. Okay, straight to the point answer, there is no such thing as busy kung talagang gusto mo talaga yung bagay na ginagawa mo. Kung talagang desidido ka, in our case dito sa network marketing business, kung talagang seryoso ka na ma-achieve yung mga goals mo, there is no such thing as busy. Kasi nga, ang dali-dali lang naman sabihin na busy. Diba? Lahat naman ng excuses, valid yan eh. Diba? Hindi ko naman sinasabi na kapag ka, nag-excuse ka ng ganun, eh, hindi totoo yung sinasabi mo. Lahat naman ng excuses, valid. And lahat naman totoo. Diba? Majority totoo. Yung iba, nagsisinungaling. Pero majority totoo, especially itong very famous na excuse na busy. Okay, busy. Excuse lang to kasi sabi nga eh, kapag ka-priority mo yung isang bagay, you will find time, you will make time. For example, ito, bigyan kita ng scenario. Let's say, babae ka. Ha? Babae ka. Single. Tapos, may biglang tumawag sa'yo. English speaking. So, medyo hindi mo naintindihan, di ba? Nahirapan ka maintindihan. Kung magaling ka mag-English, edi okay, good for you. So, itong English speaking na to, sabi niya, gusto ko daw niyang ma-meet. Gusto ko daw niyang ma-meet sa isang malayong lugar. Let's say na sabihin na lang natin sa Singapore. Diba, kung nasa Singapore ka, diswerte ka. Let's say na nandito ka sa Pilipinas, tapos Singapore daw, mag-meet daw kayo sa Singapore, magde-date daw kayo. Diba, sabi, so ikaw, sino to? Diba, sino to? Tapos sabi niya, ano ka, mag-online ka sa Facebook, mag-video call tayo. So ang ginawa mo, nag-online ka sa Facebook, mag-video call ka, nakita mo si Brad Pitt. Oh, si Brad Pitt pala yun. Kaya English, di ba? Tinagalog ko na lang, syempre, para maintindihan ng lahat, di ba? Si Brad Pitt pala, gusto ka daw niyang makadate, gusto ka daw niyang ma-meet. Ito yung tanong, sasabihin mo ba sa kanya na, hindi, busy ako eh. Tatrabaho ako eh. Kung ikaw babae ka na single ka, tapos gusto mo talagang magkaroon ng long-lasting relationship, hindi ka, gagawa ka ng paraan. Di ba? Wala kang excuses na ibibigay, gagawa ka ng paraan kasi gusto mo. Or kung in other case, let's say na lalaki ka naman, pwede na naman to sa babae, pinapapunta ka sa Holosulu. Holosulu talaga yan. No? Sa isang malayong lugar. Let's say nasa Metro Manila ka, tapos pinapapunta ka sa Holosulu. So, malayong lugar. Malayong babihihin mo. Ewan ko kung kailangan mo mag-iroplano, mag-barko, whatever. Basta malayong lugar. Pinapapunta ka kasi bibigyan ka daw, may award ka daw na 1 million pesos. Tapos itong announcement na to ay nanggaling mismo kay President Digong. Okay? As of 2018, siya pa rin yung presidente natin. So, nanggaling kay President Digong. 1 million daw. Okay? Personally. Di ba? Nag-video call kayo. Nakita mo si President Digong talaga. 1 million. Pumunta ka dito sa Honolulu. Wala kang pera. Wala kang pamasahe. Sasabihin mo ba kay President Digong, ay, pasensya na po, sir. Mr. President, wala po akong pera. Wala akong pamasahe. Busy ako eh. Abnormal na lang yung magsasabi ng ganun, di ba? May sayad na sa utak yung ganun. So, ano yung point ko? Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. So, ganun lang naman. Golden rule. Hindi nababali yung kasabihan na yun. Kung gusto mo talaga, there's no such thing as busy. Gagawa at gagawa ka ng paraan. Pero dito sa video na ito, bibigyan ko kayo ng ways kung exact step by step kung paano mo nga ba mamamanage yung time mo. Okay, pero medyo kabaliktaran yung medyo ibang strategy itong ituturo ko sa iyo right now. So, dalawa lang naman yun eh. Nagfo-fall lang naman yun sa dalawang kategory eh. So, ayun, magic. Nagkaroon ng number, di ba? Stage. So, dalawa lang naman yun. Nagpo-fall yun sa dalawang category, which is, number one, activity management. Hindi ito yung karaniwan na itinuturo ng iba ng time management, ganyan-ganyan. Kasi para sa akin, hindi mo mamamanage yung time mo. Kumbaga, ang oras kasi tumatakbo yan kahit anong gawin mo eh. Diba? Hindi mo yung control. Kahit anong gawin mo, tatakbo yung oras. Hindi mo mamamanage yung oras. Hindi mo kasi control yan. Pero ang kaya mong i-manage is yung activity mo, yung ginagawa mo sa 24 hours. Diba? Minus 8 hours na lang kung 8 hours kang natutulog, depende. Kaya ang topic nito is activity management. Ito yung number one na pag-uusapan natin. Next is prioritization.
kung mali yung spelling ko, hindi naman to spelling B na video, okay? So, intindi mo na lang. So, activity management and prioritization. Doon na naman nagfo-fall yung palaging sinasabi ng mga networkers na busy, busy, di ba? Yung excuse nila na busy. So, activity management, kasi ito yan, tatanungin ko, kung talagang busy ka sa work mo, 24/7 ba yan? Kasi para sa akin, yun ang totoong busy eh. Di ba? Sa trabaho or sa school, yun ang totoong busy, yung 24/7, yung trabaho. And wala akong alam na ganun, na kahit na anong trabahong ganun. Di ba? Kasi malamang sa malamang patay na yung tao na yun, kung sino man yun. Kasi walang kayang mag-stay ng 24/7. Di ba? Walang kayang gising ng 24/7, na tumatrabaho 24/7. Walang ganun. Ang pinamahabang oras, 16 hours, 18 hours, no? Wala nga akong alam na empleyado nagtatrabaho ng ganun katagal eh. Di ba? 9 to 5, 8 hours madalas, 8 to 10 hours, di ba? Ganun, let's say na, yun nga, nag-work ka, wala namang ganun eh. Wala namang 24/7 eh. So, minus, sabihin na natin, minus 8 hours. So, mag-compute tayo. May 24 hours ka. Minus 8 hours. Tulog. Minus, let's say, 8 hours yung trabaho mo din. Work. May 8 hours ka pa natitira. Ang tanong, anong ginagawa mo dyan? Sa 8 hours na yan. Tapos, sasabihin mo na busy ka? Ha? Anong ginagawa mo dito sa 8 hours na to? Karamihan sa mga network marketers, especially yung mga nagsisimula pa lang, nanonood ng walang kakwenta-kwentang video sa Facebook, sa YouTube, nakikipag-flirt kung kani-kanino. Diba yung prospecting, naging flirting na, especially sa mga kabataan. Diba? Kung ano-ano yung ginagawa. Walang kakwenta-kwenta. Diba? Nagpo-post ng kadramahan niya sa Facebook. So, isipin mo, may 8 hours ka na available. Sabihin pa natin, kung 10 hours yung work mo, may 6 hours ka pa rin. 6 hours per day, hindi pa ba sapat yun para magawa mo yung business mo? 6 hours para mag-prospecting ka. Ganun ba kahaba yung prospecting? Ganun katagal? Yung pagpe-present mo ng business, 6 hours. Diba? Pag-follow-up, 6 hours din. Diba? So, hindi naman ganun kahaba, diba? So, ang tanong, anong ginagawa mo dyan? So, yun yung pag-uusapan natin, yung activity mo. Kailangan na susulit mo yan. Even though kahit ilang oras na lang yung natitira mo, let's say, personal life mo pa, family mo pa, kahit 2 hours lang yan eh. Ang importante, ano yung ginagawa mo doon sa 2 hours na yon? Make it count. Pwede sa 2 hours, nagpo-prospecting ka lang. Tapos, kinabukasan, doon ka na magpe-present ng business mo, kinabukasan, nagpo-follow up ka na. For 2 hours, there's no such thing as busy eh. Diba? Next is yung prioritization. Kaya ako nasabi na there is no such thing as busy is yung prioritization. Ano ba yung priority mo? Okay, ano ba yung priority mo sa buhay? Diba? Sabihin mo, priority mo, family mo, makatulong sa kanila, makapagtapos ng pag-aaral. Bakit ka pa sumali sa business mo kung hindi mo rin naman pala ito ipa-priority? Hindi ko naman sinasabi na kalimutan mo na lahat. Okay, hindi ko na sinasabi na kalimutan mo na lahat. No? Mag-drop out ka na. Umalis ka na sa trabaho mo. Mag-full-time ka sa business. Huwag ka maniniwala sa mga ganong kalokohan yung mga ganong. Pag nag-full-time ka, yayaman ka. Okay, walang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi nila na yun. Huwag ka maniniwala sa mga ganon. Kasi yung pag-full-time, ano lang yan eh, factor lang. Isa lang yan sa equation, kumbaga. Isa lang yan sa ingredient para ka maging successful yung pag-full-time. Pero yung iba, may mga kilala ko, part-time lang naman, naging successful, college graduate, naging successful. Nag-full-time lang siya, na nakagraduate na siya nung college. Meron akong kakilala na nag-work, meron akong kilala, OFW, nag-succeed. Part-time lang naman. So, alam mo yun, wala yung sa full-time, part-time, wala yung sa time. Walang kinalaman yung time. Ang pinakang importanteng factor is, ano yung ginagawa mo, ano yung activities mo, sa oras na meron ka, sa available na oras na meron ka, hindi solusyon yung pag-full-time. Kasi ang nangyayari, karamihan yung mga nag-full-time, salit na ganito, full-time. Kapag nag-full-time sila, hindi. Ang nangyayari is full-time. Okay? Full-time. Kasi wala namang kwenta yung ginagawa nila. Sinasayang nila yung maghapon nila sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Kasi nga, masyado ng maraming oras eh. Ang pinakamaganda nga kasi part-time eh. Bakit? Na-challenge ka na gamitin sa maayos yung oras na natitira na meron ka lang. Okay, meron akong kakilala, actually leader ko. Okay, believe na believe ako sa leader ko na yun kasi sa dati nag-work siya as an OFW sa Japan, nandito na siya sa Pilipinas ngayon. So, ang ginagawa niya is, yung natitira niya talagang oras, I think, kung hindi ako nagkakamali, 3 hours lang yata yung natitira sa kanya or 4 hours. Diba, sa natitira niyang oras sa pagtatrabaho niya, yung 4 hours na yun, talagang binubuhos niya lahat sa business. Pagpo-post, pagpo-promote, pagkausap sa prospect, pag-follow-up, talagang doon lang siya nakafocus. Doon yung available time niya. Tutulog siya, kinabukasan, work ulit siya. Mabigat yung trabaho niya kasi parang nasa construction siya eh, sa Japan. So, talagang matindi yung work ethic ng mga Hapon, iba. Diba? So,
yung natitira niyang oras, talagang binubuhos niya sa business niya. Doon siya kumikita, nagkaroon siya ng result. Diba? So, ano yung sasabihin mo sa akin na busy ka, nahihirapan ka kasi busy ka, kulang oras mo, na nahihirapan ka sa oras mo, konti na ng oras mo. Kalokohan yun. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Pwede mo sabihin sa akin na, ay Carl, madaling sabihin sa'yo kasi wala ka sa sitwasyon ko. Eh, di sabihin mo yun dun sa mga part-timer na kumikita ng malaki. Kaya sila kumikita ng malaki kasi wala silang excuse na katulad nung sa'yo. Okay, real talk. Okay, masaktan ka, it doesn't matter para sa akin. Sabi ko nga eh, hindi ko naman goal na magustuhan mo ako. Magsisinungaling ako sa'yo para magustuhan mo ako. Ang goal ko is sabihin sa'yo yung totoo, kahit na masaktan ka, kasi yung totoo, yun yung makakatulong sa'yo. Ah, hindi makakatulong sa'yo na sabihin ko sa'yo, hindi, okay na yan. Relax ka lang kasi. Diba, ganun talaga. Minsan wala kang oras, pero okay lang yun. Magiging kalokohan na kapag kaganoon yung sinabi ko sa'yo, nagsisinungaling na ako sa'yo, hindi ka magkakaresulta sa ganung paraan. Okay? So, importante is yung activity na ginagawa mo and yung prioritization. So, pagdating sa prioritization, ang ibig kong sabihin dyan is hindi yung kakalimutan mo na nga lahat. I-priority mo yung business mo na gawin mo sa mga oras na available ka. Yung pagsasabi ng prioritization or yung pag-prioritize mo sa isang bagay, hindi naman kailangan na, for example, na may family ka, pag sinabi mo bang priority mo yung family mo, ibig sabihin hindi ka na nagtatrabaho kasi priority mo sila. Full-time ka, nandun ka lang sa bahay, nakikipagkwentuhan, nakikipagharutan sa mga anak mo, nakikipagharutan sa mga kapatid mo, sa family mo, sa nanay, tatay mo, nakikipag-usap ka lang maghapon kasi priority mo sila. Ganun ba yun? Hindi naman, di ba? So may mga secondary ka pa, tertiary, yung mga may iba ka pang priority sa buhay, pero kumbaga parang hinahanay mo lang siya, sinasalansan mo kung alin yung top 1, alin yung top 2. So parang ganoon rin dito sa business. Ang business parang ganito yun, ang network marketing especially, ituring mo siya na parang relationship. Just imagine kung yung karelasyon mo, boyfriend mo or girlfriend mo, is palagi mong sinasabihan kapag niyayayakan niya lumabas, or kapag sinasabi niya na hang out kayo or jamming kayo, ang palagi mong sagot, busy ka. Ewan ko lang kung magtagal kayo. Baka 2 weeks pa lang break na kayo. Diba? So, kailangan mo kasi siya bigyan ng time eh. Diba? Pero hindi naman kailangan na full time andun ka na lang palagi sa kanya. Diba? So, yun yung sinasabi ko pagdating sa prioritization. Para mag-work out yung relationship niyo, kailangan magbigay ka ng time sa kanya. Kailangan niya magbigay ng time sa'yo. Eh, paano pa? Pinag-uusapan. Yun, relationship pa lang ha. Dito pinag-uusapan pangarap mo. Pinag-uusapan yung mga goals na gusto mong ma-achieve. Pinag-uusapan yung future ng magandang future ng family mo, magandang future mo, yung mga bagay na gusto mong makuha, mga bagay na gusto mong ma-experience mabili. Tapos sasabihin mo busy ka. Eh kaya malamang busy rin siya na ibigay sa iyo yung mga bagay na gusto mo. Busy rin yung mga pangarap mo, wala rin siyang pakialam sa iyo kasi busy ka eh. So yun yung point ko. I hope marami kang natutunan dito sa video na ito, and make sure na i-apply mo lahat yung mga natutunan mo. Okay, it doesn't matter. Once again, it doesn't matter kung konti lang yung oras na meron kang. Importante, meron ka kahit 1 hour, kahit 30 minutes, 20 minutes. Diba? Ang dali-dali na mag-promote eh. Promote mo yung, especially yung mga strategy na ituro sa'yo. Kung wala kang specific and effective or ethical strategy, pwede kang mag-browse dito sa YouTube ko or sa Facebook ko. Pwede mo kong kausapin, pwede kang mag-message sa akin para mabigyan kita ng mga advice na pwede mong gawin. And kung marami ka natutuan dito sa video na ito, make sure i-like mo and i-share mo siya sa mga kaibigan mo na nag-struggle din na busy kasi sila. Okay, so hindi kita inaaway ha. Sinasabi ko na sa'yo kung ano yung totoo. Okay? Gusto kong magkaroon ka ng resulta, kaya ako sinasabi sa'yo kung ano yung totoo, kasi nga sabi, the truth shall set you free. Okay, share mo to sa kanila. And i-comment mo kung meron kang mga suggestion, violent reaction, mga tanong. Comment mo dyan sa ibaba. Sinasagutan ko lahat ng comments dyan. And kung hindi ka pa part ng Networkers Digest, make sure na mag-subscribe ka na doon. Makikita mo rin yung link sa description sa ilalim nitong video nito. So once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Hey there, my friend. Once again, this is Carl Serrano. Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. And make sure na i-like mo yung page ko for more. And click mo yung see first. And kung sa YouTube mo man tinapanood itong video na to, make sure na mag-subscribe ka sa channel ko. And click mo yung notification bell lang sa ganun. Meron ka mga updates sa mga bagong videos na i-upload ko. So once again, this is Carl Serrano. See you next time.